Sir, ito, alam naman ng lahat na nakilala po kayo sa action, no? Hmm. Sino sa mga action stars ng Pilipinas, no offense sa iba, pero sino po yung pinaka gusto nyo, pinaka iniidolo nyo? Bago po tayo magpatuloy sa ikalawang parte ng aking masayang panayam kay Ginoong Gabriel Romulo ay nais ko lang pong magpasalamat sa napakagandang mga komento po ninyo sa episode na ito. Inaanyayahan ko po kayong mag-like and subscribe dito sa aming munting channel, ang Rai TV. Malaking bagay po ito, mga dre, upang kami ay magpatuloy sa aming nasimulan. Siya nga pala, iminumungkahi kong tapusin po ninyo ang video para sa kasagutan sa inyong mga tanong kung nais pa bang sumalang ulit ni Ginoong Gabriel Romulo. Kay kwentong FPJ tayo kanina. Ang nga pala, yung okay. Kay FPJ kasi, nagda-dubbing kami dun sa production niya, sa studio niya, sa FPJ production niya, sa Batong... Buhay. Buhay yun, sa may isa, sa hindi, hindi, hindi Batong Buhay, sa Prisco yun eh. Yung... Sa harap ng Siena? Oo, oh, sa harapan ng Siena. Doon kami nagda-dubbing ngayon. Ngayon, nung pumapasok kami sa kantin, biyak na ba to? Biyak na ba to? Nung nagsishooting kami, nagda-dubbing kami ngayon, pumasok kami nila direct, Jet Spirito, paano siya yung director ng Superhan, si Ching Tun Chai, ako. Hindi ko nga nakita si FPJ eh, si manager, nandoon sa sulok yun, umiinom ng beer, nakaganyan yun, no? Eh, ganun sila. Ngayon, nakapansin sa kanya si, ano, si Direk. Si Direk Jet Spirito. Manager, good evening po. Eh, napaningin kami lahat, siyempre, FPJ eh. No, sabi na, good evening po, ganun. Ngayon, biglang tinignan ako ni FPJ. Gumano sa akin. Ikaw ba si Ulysses? Sabi ko po, opo, ako po si Ulysses. Lika! Naku po, sasabi ko, patay na. Ano kaya gagawin sa akin ito? Kinakabahan po kayo? Oo, oh, natural eh, FPJ. Nakabago lang kayo? Oo, bago lang ako eh, siyempre. No, eh, manginig-nginig nga ako eh. Malapit ngayon ako, masayihin mo ako. No, mangiyak-ngiyak ako, no? Pero minumasahe ko yun. Ito naman si Ching Tun Chai, kasama ko, sabi sa akin ni Ching Tun Chai, ano, ha? Hmm, binaganong-ganong niya ako. Oo, oh, naasar ako. Ano-ano ka ngayon, ha? Ako ngayon, ako, sige. So ngayon, sabi ni FPJ, hindi, niloloko lang kita. Mahal kita, ginanon niya ako. Sige, oh, sige, alis na ako. Eh, nakita niya si Ching Tun Chai. Ching! Ngayon, habang nilalakad ngayon ako kay Ching sa harapan niya, tinitingnan ko siya, ano? Ha? Ano ko ngayon? Ano ko ngayon? Yung mamasahe rin siya. Mamasahe rin siya, nagmamasahe kay FPJ. Sabi nagmamasahe rin siya na FPJ, sabi ko, no, yabang-yabang ka? No, pag napanood ni Sir Ching to. Oo, oh, totoo yun. Sabi mo kay Inchik, oh. Loko to, pinagtaguan mo ako, lagya ka. Sir, di ba nag-stunt din kayo before, di ba? Oo. Ano po yung, may mga eksena ba yung ginawang delikado? Oo, lumulundag kami noon eh. Ano sa Baguio, may shooting kami sa Baguio, yun nga yung ano, yung Hong Kong Films, merong ano, mga third floor, yung tulad ng tinuro ko sa'yo kanina, yeah, di ba, yes. Ganun katataas, meron sa baba na parang gumawa lang sila ng parang maliit na kwarto, may bubong. Sabi, lulundag ako dito, parang sa labas, sinipa ako, jerk ko lang na ganun. Lulusot ngayon ako doon sa may bintana, sa may okay. Bintana. Ang bagsak ko, doon mismo sa kwarto doon sa baba. Oh. Eh, third floor yun, eh, parang first floor yung pinakaginawa, ginawa nilang room lang, tapos sa ilalim may kutsyon. Yung parang, mga alam mo naman dati, ang sasalo sa'yo, kahon eh, yung box. Yes. Tsaka may konting kutsyon. Apo, apo. Eh, alam mo yung foam na ganun kaninipis? Mm. Pag lumusot ka, masakit pa rin. Oo. Oh, parang ganun din. Oh, eto ngayon, sinipa ngayon ako. Pak! Lusot ako eh. Nakita ako, lagpas ako. Oo. Oh, lagpa, oh, lagpas ako. Hinahabol ko kung paano ako babalik. Aga, ikinabit ko na lang yung paa ko dun sa dulo. Pumalo, pero pumalo ako. Sakit ng ganito ako. Sabi ni Inchik, oh, ni Ching Tun Chai. Pali, lagpas, lagpas. Malayo pa lang kita niyo na. Okay, tapos miski si Ching, paano nasa labas si Ching Tun Chai? Nakikita niya ako, patay, patay, lagpas, lagpas. Ano nangyari sa okay naman? Hindi, okay naman, pero masakit yung paa. Paano hinabol ko na lang? Ang nandito dito yung katawan ko, yung paa ko, dito sumabit. Sinabit ko talaga, kung hindi ko na isabit yung paa ko, babagsak ako doon. Okay. Oo, walang kahon yun, masakit. Semento yun eh. Buti nahabol nyo. Oo, nahabol ko. Kaya yung na-break yung bagsak ko, hindi na ganun kasakit. Nabawasan yung impact. Dapat kasi, dito ang bagsak ko sa loob. Ito lulusot, ito. Paano, andi dito yung binilagari na nila para pag lumusot ako, magaang. Eh, lagpas ako. Hindi kasi party talaga yan ng, ng stuntman, no? Eh, siyempre, ginagana ako. Sige, kaya ko ito. Oh, pak! Gusto ko. Lagpas, lagpas. Group niyo po, sir? Hindi, ako, wala naman akong ano. Sila, nag-train lang kayo sa kanila? Oh, ang nag-training sa akin, si Roland Palsis.
Yan, totoo yan, si Roland Palsis, and lagi kong inaano yan eh. Si Val Iglesia, kasama ko rin yan. Yan, si Labal, may babait yan, kasama ko yan, kaya sa LSJ pa lang. Apo. Ewan ko lang kung natatandaan ni Val to eh. Lasing yan eh. Paano kasi? Naglasing yan, no? Naglasing yan eh. Paano kasi dapat bibigyan siya ng break? Eh ngayon, parang yata sa akin napunta yung break. Ayun yung deadly games ko. Paano pinangakuan yata siya ng LSJ? Paano magaling si Val eh? Sa kanya. Okay. Oo. Sabi niyang ganun. Lumapit sa akin, lasing yan eh. Sabi niya, pare. Mahal kita pero... Alam mo, tuwan-tuwa ako dahil bibigyan ka nilang break, dapat sa akin yan. Pero okay lang yun. Ewan ko kung tatandaan niyo pa yun. O, sinabi niya, ako natatandaan ko pa, sabi ko. Salamat ha. Pero talagang lasing na lasing yan, talagang... Paano, magaling yan eh, si Val. Paano, maraming... Para, naghihintay sila yung kung sino yung unang bibigyan ng break eh. Tama. Oh, paano, mga sikat noon, yung sa SOS, yan sila Roland Palsis, si Val Iglesia, sila Ray Sagum. Yan yung mga kilala, sila Mel Arca. Yan, sila Robert Miller. Yan yung mga talagang ano noon, yung kapanahonan ko pa. May pangalan talaga. Oo. Ang nagturo sa akin unang uminom si ano, si Carlos Diaz. Yan. Kaya sa akin. Sabi ni Carlos Diaz, "Ulysses, paano gatas ang ininom ko noon eh?" Hindi talaga iniinom. Hindi talaga. Oh, minsan nakikita niya. Ulysses, sabi niya, "Hawakan mo 'to sa kanin. Ano, yung gin to, ha, yung bilog." Opo. Hawakan mo 'tong baso na 'to sa kanang kamay mo. Nawakan ko ngayon. Ito ang pulutan. Ito ngayon, kaliwa. Ano ba ka ito? Uminom ka. Uminom ka. Kumagat ka. Oh yan, marunong ka na uminom. Sumulat sa pulutan, lasenggero na ako. Mas malala pa. Malala pa. Nakita mo ngayon, hanggang ngayon nagiinom ako. Hindi ko makakalimutan yun si Carlos Diaz. Tanong mo, paano siya nagturo sa ako uminom? Eh? Kasama ko na sila Roland Palsy, sila ano. Sila, si Mel Arca kasi. Ngayon, Usman Hasim na siya. Di ba? That time. Dati Mel Arca yan. Mel Arca. Ayan, mababait din yung mga baliw din yan. Ayan, sila Robert Miller. Pero masasarap kasama yan. Sayang nga lang. Nawala na si Robert Miller. Eh. Mel Arca, wala na rin. Wala na rin ba? Matagal na, sir. Di- ganun ba? Nawala pa. Nano ba si Mel Arca? Si Usman Hasim. Wala na ba? Ang yung kachat nito, yung anak na lang. Oo, yung anak niya. Paano kasi yung bat, ilalaki, di ba? Yes. Oo. Oo. Lumalabas yung isa sa ano, Batang Quiapo before din, na lumalabas-labas din. Ano, wala na pala. Yun yung mga kumpare ko eh. Wala na eh. Oh. Ang alam kong matanda sila Dick Israel. Yan, yeah, mga kasama ko yan eh. Wala na. Si Fred Esplana, medyo may edad na pero... Kasama ko rin yun. Sir, so, ito... alam naman ng lahat na nakilala po kayo sa action, no? Sino sa mga action stars ng Pilipinas, no offense sa iba, pero sino po yung pinaka gusto nyo, pinaka iniidolo nyo? Meron po ba? Si EPJ lang. Para sa inyo, EPJ. EPJ? Bakit po? Paano? Icon yun eh. Miskay ko, yung bata pa lang ako, talagang yung gusto ko yung gano'n niya eh. Yung, alam mo, dun siya natin, dugdugdugdug. Tsaka si ano, Roberto Gonzalez. Roberto Gonzalez. Karate. Ginagaya ko sa kanya, umakit sa pader si Sipa. Lagi kong ginagaya yun. Flying kick. Nakikita ko yun. Roberto Gonzalez. Yun, yung dalawa na yun. Talaga po? Doon pala galing yung mga moves nyo sa... Paano umakit sa pader? Opo, si Sipa pabalik. Pabalik, Roberto Gonzalez, yan. Right, so meron pa po kayong gustong ihabol sa... Wala na, alam nyo po, yung sasabihin ko lang talaga, itong si Ray talaga, sa totoo, maraming natulungan na kasama ko sa pelikula, kaya pinaunlakan ko siya na ma-interview ako dahil paano kasi, para masabi ko rin, yung totoong ginagawa niya, hindi katulad ng ibang vlogger na mga personal na interest lang nila eh, si Ray... Hindi, ang interest niya makatulong, makabalik yung mga kasama ko sa pelikula na sabihin natin nakakaraos. Kumbaga, medyo paano ba dapat? Sir, kasi ano eh, ganito kasi yan eh, nawala na kasi sila, biglang nakalimutan na ng tao. Oo. Ang purpose ko, huwag natin silang kalimutan, lalahanin natin. Siya nagbabalik, na salamat din kay Coco Martin dahil kung di naman kay Coco Martin, lahat to, di ba? Correct. Parang ando doon na lang sila pero siya binibigyan niya pa ulit ng second chance. Iba ba? Second chance. Kaya malaking ano kay Coco Martin yan. Kaya ano ka pa, salamat ako sa kanya. Dahil maraming siya natulungan. At saka sir, yung mga followers na hindi ko mabilang kung gaano sila karami, nire-request po kayo.
sa Rai TV. Lagi si actually last year. Ako, maraming salamat pinagbigyan ko ng pa dahil kay Jubel. Kilala niyo ba ako sino si Jubel? Si Boss. Kulit na sir. Hindi naman dahil mabait na. Ito mag-asawa na to talaga, mabait talaga. Pagka nakaharap niyo naman talagang hindi niyo pwedeng pahindian talaga pag nakaharap niyo. Iwan niyo nang bigyan mo niyo naman kumisar ng ano ng words of wisdom galing kay Hindi tayo, ang sa akin lang naman, tayo, pare-pareho naman tayong tao. Ibig sabihin, kung may pagkakamali o may pagkukulang ang isa, ano pa naman yung... paano kasi, madalas yan hindi naman ano yan hindi lang yung kukunti lang yan. Madalas na nangyayari yun, sisiraan mo yung kapwa mo. Ibig sabihin, bago naman sila magusga, tingnan muna nila yung sarili nila at syempre naman kung nakakasira ba sila, nakita ba nila, okay lang kung nakita nila, meron sila. Pero kung wala naman, huwag naman natin sira. Paano? May mga pamilya yan May mga pamilya yan ako, simula nung binigay ko naman yung sarili ko sa Diyos, ang naging witness ko, yung Diyos. Paano? Napakahirap naman lokohin ng Diyos dahil siya na nga nakakakita. Kayo, mga tao, pwede ko lokohin. Di ba? Siya, hindi. Di ba? At magigilty naman. Ikaw mismo sa puso mo, magigilty ka. Alam mo kung nagsisinungaling ka o hindi. Di ba? Kalokohan naman yung hindi. Di ba? Ang sa akin lang naman, siyempre, kung hindi naman totoo, huwag nyo nang yan, Tama. Huwag na. Tapano kasi wala naman maitutulong, Hindi ka naman, wala naman yung, ewan ko, kung dagdag sa personalidad ninyo, di ba, yun lang naman yun, kung dagdag sa personal, okay lang. Pero kung hindi naman, di ba, kalimutan na lang, di ba? Wala naman, mas mabuti pa nga yung magsama-sama na lang tayo ng ganito, maayos, kesa nagsisiraan. Katulad sa bansa natin, di ba? Pagka sabi nga, united we stand, divided we fall. Di ba? Paano naman tayo stand? Kung divided naman tayo, nagsisira-siraan tayo, kapwa tayo mag-Pilipino. Paano tayo mag-united diba? Tingnan mo yung mga sa Kongreso, sila-sila nga mismo, hindi magkakasundo. In-expect mo sa Pilipinas, unlad tayo? Kalokohan naman yun. Tama. Si Senador kasi, mabait yan. Parang si Jess Lapid din yan Alam mo, yung mga Lapid talaga na yan, wala akong masasabi, talagang mababait talaga yan. Paano si Jess, mas matagal kong kasama si Jess Lapid kesa sa kay Lito. Si Lito sa pelikula lang kami, pero... Si Sir Jess may bonding talaga? Oo, talagang kahit saan kami, nagpunta kami antipolo niyan Okay. Inuman kami, kasama ko. Sana mapatuloy. Kaya wala akong masasabi dyan sa mga Lapid na yan, kay Laray Lapid, kay Frank. Sumalangit na si parang nawala na yata si Frank Pero si Lito, tinulungan din ako niyan nakasama ko sa pelikula yan Papatayin na ako, sabi, wag muna. Extra day. Kasi galing din siya, stuntman kasi. Alam niya, wag muna, dito muna yan. Okay, si mga kasama natin, hindi na po kayo dito. Si Andy, ito, kaibigan ko to. At sa kanya ako bumili ng bangka, talaga namang napakabuting tao nito. Si LT, siya naman na yung lieutenant ngayon, nakapopromote niya palang tigakram ito. Sa polis. Sorry po. siya yung may-ari nung Royal Bayview. Yan. Ito naman si Kagawa Joseph. Yan. Yung pangarap ko, tinapad ni sir yung pangarap ko. Pangarap niyo po na ano po? Pangarap na panghanap buhay. Ang bili ako ng panghanap buhay niya na ito. Ito, bibiling ko yan panghanap buhay lamang yung ito. Para sa yan. Talaga? Para sa atin. Sir, yan po. Buhay na buhay pa, sir. Kahit na-picturean nyo, pagdaba siya. Bangka! Opo, yan po. Dala po yung bangka namin. Buhay na buhay ni sir. Dalibo. Yung parte ng ating pinikulang Pilipino. At talaga napakabuti po ng ating Paano kayo kakilala, sir? Ayan. Because of kay Kagawad po. Nakilala po natin siya. At siyempre, idol din natin noong araw. Idol din natin lahat. Idol natin lahat. Kaya po, isang malaking opportunity na makilala natin maging kaibigan. Pero gusto ko rin magpasalamat sa inyo nga dahil yung ginagawa ninyo,
malaking tulong sa mga kasamahan ko sa pelikula eh. Yung mga katulad nyo tinulungan ni Coco Martin, nakalabas sila lahat. Malaking bagay yun eh. Kasi na-update yung profile nila. Ano yun eh. Imbes na ando doon na lang sila sa bahay nila na wala ng trabaho, na ibabalik, para iba yung gusto nilang gawin eh. Paano kahit na matanda na sila, ando doon pa rin yung urge. Ando doon pa rin eh, di ba? Para ibigay mo sa kanila yun, malaking bagay yun. Yung makabalik sa lang sila Bago man lang tayo pumano, di ba? Yung kung ano yung gusto mo ulit. Blessing sa amin lang, kakilala po kami ni Boss Romy. Boss, kuya, kaibigan, kapatid, lahat. Marami siya natutulungan na hindi kasi siya mahilig na katulad yung iba na pagmamalaki, no? Pagmamalaki, sasabi. Ganyan lang siya kasimple, napaka... Napaka low profile niya. Napakabait. Napakabait. Marami kami napupulot na aral. Kabulas to lang dyan. Joke lang po. Napakabait po niya ni Sir Ron. Kahit po hindi niya kilala, pagka nakita po niya. Palabati. Palabati siya. Palabati po talaga. Oo nga, inapansin ko kayo Sir Ron. Panay na kang ngiti po, panay na kang ngiti. Masayahin kasawa eh. Hindi ka mabuboring eh, no? Sir, salamat sir. Ang dami niyong na-inspire dito po sa lugar ninyo. Totoo, napakadami na tutulungan ng tao dito. Robin Hood na. Paano ba tayo? Yeah. Namurong. Yan kasi, yan ang hindi alam ng tao. So ngayon, alam niyo po, tumutulong si Sir Gabs, Sir Romy, sa mga kaibigan niya, sa mga nangangailangan, nang hindi niya pinagsasabi, hindi niya pinagyayabang. Parang FPG din, idol. Idol. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po. Palapakan natin. Salamat po, salamat. Thank you, goodbye. Salamat, salamat. Okay po. Salamat. Matikas at malakas pa si Sir Gabriel Romulo. Kaya tinanong ko siya na kung sakali ba na may mag-alok sa kanya ng proyekto para sa pelikula o telebisyon, ay tatanggapin pa ba niya? Tumingin siya sa akin ng diretso at seryosong sumagot ng oo. Every single break, if I be ordinary president, to every single break, every single break, if I be ordinary president, make we do the embelembe dance, oh, the embelembe dance, oh, the embelembe dance, oh, the embelembe dance, oh. For help, no be village or religion matter. Best thing we care for we. If you reason me well, or more just more remain. Oh, now who go stand for the youth? Oh, now who go reason us through? Oh, take us back to the root. Oh, when one love was pure and true. Oh, if not too young, who go young for us? Oh, if not too fight, who go fight for us? Oh, go say or make sure you join. Oh, one dial we go pick your call. Oh, if not too young, who go young for us? Oh. If not to fight, you go fight for us. Oh, see how much I join to. One day we go pick your call. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. If I be ordinary president, to everything go break it, break it. Everything go break it, break it. Break it. All right, salamat po. Thank you. Grabe, napakampan niyo sa Rai TV ha. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.